Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 4, Weeks 1 hanggang 3. Pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Naranasan mo na bang magpasalamat sa Diyos? Sa papaanong paraan? At kailangan ba nating magpasalamat sa Diyos? Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang mga dapat gawin upang maipakita ang pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Tingnan natin ang mga larawan. Ano ang mga nakikita mo? Tama, may pamilyang nagsisimba at nagdarasal. Meron namang mga kabataang naglalaro. Meron ding pamilyang sabay-sabay na kumakain. At may dalawang batang nag-aaral. Ang mga ito ba ay biyayang bigay ng Diyos? Tama, ito ay mga biyayang bigay ng Diyos. Nagpapakita ba ito ng pagpapasalamat sa Diyos? Tama, ito din ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Maraming mga biyayang ibinibigay sa atin ang Diyos. Dapat nating pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha at sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kaya, nararapat lang na ingatan, pahalagahan, at ipagpasalamat ang mga ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Ron ang batang mapagpasalamat na akda ni Joy May de Raya Ramos. Sabado ng gabi, oras na para matulog si Ron. Bago siya humiga, ay umupo muna siya sa higaan, pinagdikit ang palad at nagdasal. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na ibinibigay mo sa akin at sa aking pamilya. Salamat din po sa mga biyaya at pag-iingat ninyo sa amin. Amen. Ito ang kanyang panalangin bago matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Ron. Bago tuluyang bumangon, ay naupo muna siya sa kanyang higaan. Pinagdikit ang palad at nagdasal. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat ninyo sa amin buong gabi. Amen. Tumuloy siya sa kusina at nasurpresa si Ron sa kanyang nakita sa kusina. Ang daming pagkain at may cake pa. Maligayang kaarawan, Ron! Ang bati sa kanya ng kanyang ate Yezaya. Maraming salamat, ate! Ang tugon niya. Maligayang kaarawan! Bati ng tatay at nanay ni Ron. Maraming salamat po, tatay at nanay. Sabay yakap niya sa kanyang magulang. Bago kumain, ay muling nagdasal si Ron. Panginoon, maraming salamat po sa pagkaing kaloob mo. Salamat po sa muling pagsapit ng aking kaarawan. Amen. At masaya nilang pinagsaluhan ang handa. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata?
Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Sa unang bilang, sino ang bata sa kwento? A. Ron, B. Ronnie, C. Ronald. Ang tamang sagot ay tama, Ron. Sa ikalawang bilang, ano ang kaniyang ginawa bago matulog? Siya ay patlang. A. Naglaro, B. Nanood ng telebisyon, C. Nanalangin. Ang tamang sagot ay tama, letter C. Sa ikatlong bilang, ano ang kaniyang panalangin bago matulog? A. Nagpasalamat siya sa buong araw na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. B. Humingi siya ng maraming regalo para sa kanyang kaarawan. C. Humiling siya ng maraming handa sa kanyang kaarawan. At ang tamang sagot ay tama, ito ay letter A. Pang-apat na bilang, ano ang kaniyang ginawa pagkagising? A. Nanalangin, B. Naghahanap ng kanyang nanay, C. Nag-ayos ng kanyang higaan. Ang tamang sagot ay tama, ito ay letter A. At sa panghuling bilang, sa iyong palagay, tama ba ang ginawang panalangin pasasalamat ni Ron? At bakit? A. Opo, para makatulog na siya. B. Opo, para di siya mapagalitan ng kanyang nanay. C. Opo, dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. Ang tamang sagot ay tama, ito ay letter C. May iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. Isa sa paraan upang maipakita ang pasasalamat ay pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng tama at matuwid. At sa tuwing gumagawa tayo ng tama, ibig sabihin lamang ay kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Kanya. Maging madasalin sapagkat ang pagdarasal ang pangunahing paraan upang makipag-usap sa Diyos. Sa tuwing nagdarasal tayo, tuwiran tayong nakapaghahayag ng pasasalamat sa Diyos. Ang pagawa ng mabuti sa kapwa ay ikatutuwa ng Diyos. Nais niyang gawin din natin ang mga kabutihang ginawa niya para sa atin. Sa ganitong paraan, naipapakita ang pagpapasalamat sa mga biyayang bigay niya. Ang huli ay maging masaya sa lahat ng bagay na mayroon ka. Ang isang batang may kasiyahan sa mga bagay na mayroon siya ay totoong mapagpasalamat. Maging masaya ka sa kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at namumuhay ka ng may kagalakan sa bawat araw. Ngayon naman ay basahin at unawain natin ang maikling kwento tungkol sa ang panalangin ni Yesaya, akda ni Joy May Deraya Ramos. Pagkagising ni Yesaya sa umaga, umupo siya sa kanyang higaan. Pinagdikit ang palad at nagpasalamat dahil siya ay nagising at may bagong umaga.
Napansin ni Isaiah na mukhang malungkot ang tatay niyang si Mang Ronnie. "Tatay, bakit po kayo malungkot?" ang tanong niya. "Anak, hindi muna ako makapamamasada ng jeep dahil may kumakalat na sakit na tinatawag na COVID-19 at madali itong makahawa kaya hindi tayo maaaring lumabas ng bahay," ang sagot ng tatay niya. Kahit walang pasada si tatay, ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Maraming biyaya ang ibinigay sa kanila. Hindi sila naubusan ng pagkain at panggastos. Marami ring nagbibigay ng tulong sa kanila. Bago matulog si Isaiah, ay naupo muli siya sa kanyang higaan. Pumikit at sinabi niya, "Panginoon, salamat po sa lahat ng ibinibigay ninyong biyaya sa amin. Salamat po kay tatay at nanay sa aming pagkain at sa pagiging ligtas namin sa loob ng aming bahay. Sana po ay ingatan ninyo ang mga frontliners at mga guro. Salamat po sa lahat ng ibinibigay ninyong biyaya sa amin. Amen." At para sagutin ang mga tanong sa kwento, ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Batay sa kwentong ang panalangin ni Isaiah, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, nanalangin si Isaiah bago matulog. Ang tamang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang naman, nagpapasalamat siya sa mga pagkain na sa mesa. Ang tamang sagot? Tama. At sa ikatlong bilang, nagagalit siya dahil nagkaroon ng pandemya. Ang tamang sagot ay mali. Sa ikaapat na bilang, nagpapasalamat siya sa pagkakaroon ng tatay at nanay. Ang tamang sagot? Tama. At sa ikalimang bilang, nagpapasalamat siya sa mga frontliners at mga guro. At ang tamang sagot? Tama. Mahusay. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tingnan ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, napansin mong namumulaklak na ang tanim ng halaman ng iyong nanay. Ano ang dapat mong gawin? Alin kaya dito ang sagot? Tama! Letter A. Ito ay iyong didiligan. Sa ikalawang bilang, pinasalubungan ka ng tatay mo ng laruan. Ano ang dapat mong gawin? Alin sa mga larawan ang tamang sagot? Tama! Ito ay letter A. Sa ikatlong bilang, maraming pagkain na kahain sa mesa para sa inyong tanghalian. Ano ang dapat gawin ng iyong pamilya? Alin sa mga larawan ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letter B. Pang-apat na bilang,
Umalis ang nanay mo at inutusan ka na alagaan at bantayan ang nakababata mong kapatid. Ano ang dapat mong gawin? Alin sa mga larawan ang tamang sagot? Tama, ito ay letter A. At sa panghuling bilang, katatapos lang maglaban ng nanay mo. Napansin mong makalat ang loob ng bahay ninyo. Ano ang dapat mong gawin? Alin sa mga larawan ang tamang sagot? Tama, ito ay letter A. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Ano ang dapat mong gawin upang maipakita ang pagbibigay pasasalamat at halaga sa mga biyayang bigay ng Diyos? Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, nakalimutan ng iyong kapatid na pakainin ang alaga niyang aso. A. Hindi ko na lang papansinin. B. Papakainin ko ang alaga niyang aso. C. Papakawalan ko na lang para makakain ang aso. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Letter B. Papakainin ko ang alaga niyang aso. Sa ikalawang bilang, binilhan ka ng bagong krayola ng nanay mo. A. Iinggitin ko ang ibang bata. B. Iingatan ko at titipirin ang krayola. C. Gagamitin ko kaagad para maibili ako ng bago. Ano ang tamang sagot? Tama, letter B. Iingatan ko at titipirin ang krayola. Sa ikatlong bilang, marami kang pinagliitang damit. Ano ang dapat mong gawin? A. Itatago ko sa aparador. B. Isasama sa patapong basura. C. Ipapamigay sa mga nangangailangan. At ang tamang sagot ay... Tama! Letter C. Ipapamigay sa mga nangangailangan. Ikaapat na bilang, papasok ka na sa inyong silid-aralan. Nasa may pinto ka nang mapansin mong nasa likod ang kamag-aral mong may kapansanan at nahihirapan siyang lumakad papunta sa silid-aralan. A. Aalukin ko siya ng tulong na alalayan sa pagpasok sa silid-aralan. B. Hindi ko na lang siya papansinin upang hindi siya mahiya. Letter C, bibilisan ko ang pagpasok sa silid-aralan. Ano kaya ang sagot? Tama! Letter A. At sa panghuling bilang, pagkatapos gawin ang takdang aralin, nakaramdam ka ng antok. A. Aayusin ko muna ang mga gamit ko bago pumunta sa kwarto at magdarasal bago matulog. B. Pupunta na ako sa kwarto at iiwanan ko ang mga gamit ko. C. Matutulog na lang ako sa sala set. Ang tamang sagot ay... Letter A. Magaling!
Gawain sa pagtatuto bilang lima. Isipin ang mga biyayang tinanggap mo sa araw-araw na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Magtala ng lima at isulat sa iyong sagutang papel. At ang mga maaaring sagot ay ang ating buhay, pamilya, pagkain, tahanan o tirahan, at mga kasuotan. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Buuin ang maikling panalangin pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Gawin ito sa iyong sagutang papel. At narito ang maikling panalangin na ating bubuuin. Narito naman ang mga maaaring sagot. Mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang ibinibigay ninyo sa akin. Sa aking magulang na nag-aalaga at gumagabay sa amin. At sa pagkaing nagpapalakas at nagpapalusog sa aming katawan. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Sa iyong sagutang papel, isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos at mali kung hindi. Sa unang bilang, ipinamimigay ko sa kapwa o bata ang aking mga laruan na hindi ko na nagagamit. Ito ba ay tama o mali? Tama. Ikalawang bilang, iniiwasan ko ang mga aso at pusa na paggala-gala sa bahay namin. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Sa ikatlong bilang, nagbibigay ako ng pagkain sa kalaro kong walang pagkain. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. At sa ikaapat na bilang, nagdarasal ako bago matulog at pagkagising sa umaga. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama. Sa ikalimang bilang, inaapakan ko ang halamang tanim ng aming kapitbahay. Ito kaya ay tama o mali? At ang tamang sagot ay mali. Ngayon naman, gawain sa pagkatuto bilang walo. Sa harapan ng iyong magulang o tagagabay, magdasal sa Panginoon na may mensahe ng pasasalamat sa mga biyayang bigay niya. Sa mga magulang o tagagabay, pakinggan ang panalangin ng iyong anak at sukatin ang performance batay sa rubric sa ibaba. Narito ang rubric sa pagsasagawa. Ikaw ay magkakaroon ng 5 puntos o natatangi kapag ang iyong panalangin ay buo at malinaw ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos. 3 puntos naman para sa katamtamang kagalingan kapag hindi buo at hindi malinaw ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos. At 1 puntos o nangangailangan ng tulong kapag kulang ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos.
gawain sa pagkatuto bilang siyam. Sa iyong sagutang papel, piliin ang letra ng larawan na nagpapakita ng pasasalamat. Sa unang bilang, alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyaya? Ang tamang sagot ay letter B. Tingnan naman ang larawan sa ikalawang bilang. Alin kaya dito ang tamang larawan na nagpapakita ng pasasalamat? Tama, ito ay letter A. Sa ikatlong bilang, tingnan ang larawan. Alin kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay letter B. At sa ikaapat na bilang, alin kaya sa mga larawan ang tamang sagot? Tama, ito ay letter A. At sa panghuling bilang, alin kaya sa larawan ang nagpapakita ng pasasalamat? At ang tamang sagot ay? Tama, ito ay letter A. Gawain sa pagkatuto bilang sampu. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang puso kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos at malungkot na mukha kung hindi. Sa unang bilang, si Asher ay may paggalang at pagrespeto sa kapwa. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay puso. Sa ikalawang bilang, si Lovi ay naglalaan ng oras para sa pagsimba. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay puso. Sa ikatlong bilang naman, si Joshua ay madalas tumutulong sa kapwa. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay puso. Sa ikaapat na bilang, si Phillips ay palaging nagdarasal sa Diyos. Ang tamang sagot ay puso, tama. At sa ikalimang bilang, si Sugar ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Ang tamang sagot ay puso. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga gawain. Una, nagdarasal ako bago at pagkatapos kumain. Ibinabahagi ko sa aking mga kalaro ang mga laruan. Masaya kong kinakain ang pagkaing inihanda ni nanay. Binibigyan ko ng pagkain ang pulube at iba pang nangangailangan. At naglalaan ako ng isang araw upang magsimba. I-check mo ito kung ito ba ay iyong madalas na gawin. Minsan lang o kaya naman ay hindi. Gawain sa pagkatuto bilang 12. Sa harap ng mga magulang o tagagabay sa pag-aaral, bigkasin mo ang mga biyayang tinatanggap mo sa araw-araw na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos.
Sa mga magulang o tagagabay, pakinggan ang panalangin ng iyong anak at sukatin ang performance batay sa rubric sa ibaba. 5 puntos kapag ito ay buo at malinaw ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos. 3 puntos naman kapag hindi buo at hindi malinaw ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos. At 1 puntos kung kulang ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos. At para sa ating paglalapat, ay bubuuin natin ang pangungusap. Ganito din ba ang iyong sagot? Babasahin naman natin ito ng buo. Bilang pangwakas, masasabi mo na ang pananalangin, pagmamahal sa kapwa at pagbibigay halaga sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos ay pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay niya. Hanggang sa muli mga bata!